Magandang gabi mga kababayan at welcome sa ang Pinoy Live. It's Thursday at alam niyo na po, Thursday ngayon. Tips and advice. Medyo nagkakaroon ng delay, may problema po tayo sa internet. So, nalilito ako ng konti. So, pero dahil Webes po ngayon, napakaganda po ng ating topic. Ayan. Miss Jean. Hi, JCL. Ano, yung internet mo na naman, ano? As always, so medyo delayed. Na-delay ng konti. Ayan. Oy, nagdodobli. Miss Jean, okay. We have a very good topic. Pakibigyan ko ng konting background because when you pitched them, I said yes. Because I know a lot of people who's into this. May kasama ako sa EICI, si Miss Dina. Hi. Ay, kung nanunod ka man, talagang very active siya sa ganito. So, pakilala mo ng ating guest for tonight. Ang tema po natin ngayon ay Toastmasters. And we want to focus on this. So, Miss Jean. Yes. Ayun, I'm very proud to introduce to you tonight, guys, ang guest namin. Nakilala ko siya when I entered Toastmasters. So, she's the first person I talked, first Toastmaster I talked to dito sa Pilipinas. I've always wanted to join Toastmasters. And yan, nakilala ko siya. So, I'm very happy to introduce to you Toastmaster Janice Signorin de la Cruz. Hi, TM Janice. Hi, good evening. Good evening, Jean, and good evening, Jaycel. Maraming salamat sa invitation para maging parte nitong show ninyo. Yes. And she's the, right now, she's the president of yung Toastmasters Club namin. It's Setsi and Friends sa Marikina. So if you are around Marikina na area, you might want to drop Janice a message if you want to join our club. Okay. So bago natin, Ms. Jean, puntahan yung pag-usapan natin. Nakita ko yung background ni Miss Janice. I saw it when you gave it. Medyo nagulat ako. Kaya sabi ko sa iyo, okay, ang daming ginagawa ni Miss Janice. Oo, maraming ganap yan. Maraming ganap. But sabi ko nga sa iyo, nung nilabas natin actually yung teaser, nakita ko din na mas madami yung reach ngayon. Kaya sabi ko sa iyo kanina, let's focus on yung Toastmasters kasi baka marami kayong ma-invite na mag-join sa Marikina, even sa ibang lugar. Kasi alam ko, anywhere naman yung Toastmasters. So, anything na makakatulong sa confidence level ng bawat. Actually, Jaycel, hindi lahat ng tao nakakaalam kung ano yung Toastmasters. So, they still ask me, ano ba yung Toastmasters? Anong ginagawa nyo? So, para formal ba kayo dyan o informal? Anong ginagawa nyo dyan? Mga matatalino lang bang sumasali dyan? Mga ganun tipong mga tanong. Yes. So, I think yun yung una ko itatanong kay Janice. Mm-hmm. Ano ba ang Toastmaster? Pag pinakilala mo siya sa isang tao na walang alam tungkol sa Toastmaster, what do you tell them about Toastmasters? Okay. So Toastmasters is a non-profit organization, international organization that focuses on developing your communication and leadership skills. And most people are attracted to Toastmasters because they want to conquer their fear of public speaking. So kung meron kang hiya sa katawan, sa pagsasalita sa harap ng maraming tao. So Toastmasters is the place to be because ito yung ano natin, safe space where you can commit mistakes, where you can get valuable feedback from our fellow members in Toastmasters. Ayan. So Jaycel, nakapasok ka na ba sa iba? Ano, naka-attend ka na ba ng isang Toastmaster meeting? Actually, Miss Jean, marami nag-invite sa akin. Medyo matagal na. But siguro, iba yung naging way ko para sabi nga yung sa public speaking. Marami kasi, alam ko yung mga benefits niya, pero maganda na naitanong natin. Kasi yun talaga yung gusto natin i-convey. I have been invited several times. Meron akong kasama yung binanggit ko. Kasi hindi ko alam kung kilala ni Miss Janice. Si Dina. Pero alam ko, she's part of the international group. Taga-Pilipina siya. Kasama ko siya sa AICI.
So, oh, yun. Pero napakaganda na explanation ni Miss Janice. So, sa simpleng salita, develop mo yung public speaking at makakuha ka ng tamang feedback. Pero ang tanong ko, Miss Janice, kasi pihado, maraming matatakot. Alam mo naman ang tao, pag binigyan mo, kunwari, naku, baka pag nagkamali ako tapos hindi maganda yung feedback, baka matakot sila na alam mo yun na mag-join. Paano ba ang pinakamaganda at alam mo yun, pwede natin sabihin tungkol sa feedback na binibigay? Okay. So, normally, what happens naman is, nag-visit lang muna no, to a Toastmasters meeting to observe. So, hindi ka naman ka pipilitin na magsalita ka agad kung feel mo nahihiya ka pa. So, pwede ka naman umattend ng any Toastmasters meeting. Kagandahan nga ngayon dahil online ang mga meetings natin. So, at the comfort of your homes, hindi ka na kailangan lumabas, matraffic, no? So, you can attend. Wala kang kailangan gastusin. For as long as meron kang internet connection na stable enough, makaka-attend ka, no? And on your own mobile phone, pwede ka ding umattend kasi most of the meetings are done via Zoom. And yung iba namang mga clubs, they use other platforms. Yun, attend ka lang, makinig ka. May opportunity para magsalita. Mayroon kami tinatawag na table topics or impromptu speaking part ng isang meeting. Wherein parang Miss Universe to, no? May question, tapos sasagutin mo for 1 to 2 minutes yung tanong or yung quotation na bibigay sa'yo. And usually naman, binibigyan naman namin ng guide kung paano sasagutin yon. And meron tayong mga taong naka-assign para i-guide yung guest. So, hindi naman kami namamahiya ng guest sa meeting. In fact, mas ini-encourage nga namin na i-try out ninyo para ma-experience nyo talaga. At para masabi mo talaga na, wow, worth it yung pag-attend ko ng meeting kasi na-try ko, na-conquer ko yung sarili ko no, sa pagdating sa pagsasalita, yung takot ng pagsasalita sa harap ng ibang tao. And yun, so far in my experience as a Toastmaster for 8 long years, ito yung encouragement ko sa mga nag-guest or nag-gumibisita sa mga Toastmasters meeting namin na talagang ibigyan nila ng pagkakataon yung sarili nila na kahit 6 months lang muna, no? 6 months naman, every 6 months ang aming renewal ng membership. So, itry muna nila for 6 months kung kaya ba nila, kung kaya nila mag-commit na mag-grow sila as a speaker. And ang maganda dito kasi meron tayong mga tinatawag na mentors, no? So, hindi ka naman basta-basta lang mag-journey mag-isa. So, meron mga i-assign sa'yo na mentors. In this case, I'm mentoring Jin. Eh, magaling na si Jin eh, no? Magaling na siyang writer. Mas magaling ka dyan. Diba? So, just to share lang to everyone, si Jin, na-udyok ko yan na sumali sa rookie competition ng table topics or impromptu speaking. At nanalo siya. Diba? Wow, nanginig ako ha. Pero mayroon ko yan, nanginig ako. Nakakatakot kasi siya eh. Pero pag sinabi na kasi ni Team Jazz na sali ka na siya ko, okay, hindi ka makahindi, okay. Yun, siguro though. Siguro kasi dahil kung talagang gusto mo talagang matuto, di ba? Para masulit mo yung binayad mong membership fee kasi hindi naman to libre. Very minimal lang naman yung investment fee natin for learning eh. Pero para masabi mo talagang nasulit mo yung iyong membership fee, eh kailangan naman talaga kung ano yung sabihin ng mentor mo, sundin mo para at least, di ba, masabi mo talaga na nasusulit mo yung membership mo. Na-mention mo, Team Janice, na you've been a Toastmaster for 8 years. So paano ka nag-start? I mean how was the sino nag-invite sa iyo? Paano ba 'yun kasi syempre noon 'di ba face to face pa noon. So how did you start your Toastmasters journey? Miss Jean, dadagdagan ko. Kasi actually gusto ko rin bago natin ipagpatuloy yung Toastmasters. Tatlo ang ginagawa ngayon ni Miss Janice. She's a world coach, tapos yung sa Toastmaster at saka
Yung isa is author. Author. Ang tanong ni Miss Jean is paano ka nag-umpisa? Ako naman, ano ang mga influences at considerations mo bago ka nag-decide na I want to try Toastmasters? Okay. Ano unahin ko sagutin? Okay, sige. So, prior to joining Toastmasters, actually nagsasalita na ako sa harap ng maraming tao. I'm a wealth coach and part of my job is to educate people in terms of handling their finances. So I do conduct mga financial wellness seminars sa mga companies, sa mga groups. And I feel that developed my confidence over the years, no? And in 2014, sabi ko sa sarili ko, I need to level up my skills. Kasi hindi ko alam kung yung ginagawa ko ay tama ba o mali. Walang nabibigay sa akin ng feedback. Yung mga nanonood sa akin, hindi ko naman alam kung natutuwa sila o naiinis sila sa ginagawa ko. Kasi hindi naman, I mean, culturally, Filipinos are very pleasing. Parang ayaw nila nang di-disappoint ng in your face na sasabihin sa'yo na ay hindi maganda yung ginawa mo or something, di ba? Very nice tayo mga tao. Kaya sabi ko, I need an environment wherein I will get feedback. No? So gusto ko na matuto na meron yung feedback na makukuha ko is very positive, very encouraging, and at the same time challenge for me. Mati-challenge ako, hindi yung parang sinusugarcoat ka lang, binobola ka lang to that effect, diba? So I said gusto ko mag-join ng Toastmasters. In fact, my father is a Toastmaster. So, nung nag-aaral pa lang ako, in-encourage niya na ako, sabi niya, pagka nag-work ka na, mag-Toastmaster ka kasi makakatulong talaga yan sa career mo, no? So, pag-develop ng confidence mo in speaking. And nung nagsabi ako noon, alam mo ba, meron ako inatenan na seminar ng isang speaker, no? Ang tawag dun sa seminar na yon is a power of two. So, isang international speaker at isang local speaker. And this is parang by fate or destiny na sinabi nung local speaker, I am a Toastmaster. So, after that seminar, I approached that person. I introduced myself to her. Si mentor siya na sino, who is also a book writing coach. And sabi ko sa kanya, I want to be a Toastmaster. What's your club? Where is your club? And when are you meeting? Ganun kagad, excited. Tapos sabi niya, kung ang seminar na yun ay Sabado, our next meeting is on Monday. Wala nang ano-ano, di ba? So sabi ko, sige, I will be there. So I attended that meeting. And right after the meeting, I signed up as a member of that club. So that started my journey as a Toastmaster. And I was not inactive even for a month. Talagang month on month, I would attend the meeting. Siguro nagiging absent lang ako kung may sakit ako. Wow. Even minsan, kahit na I'm not feeling well, feeling ko hindi kompleto yung araw ko kung hindi ako umattend ng Toastmasters meeting. That's how I really am committed to the organization and how I love public speaking. Na-develop talaga yung love ko for public speaking because of this organization. And siguro nag-transcend na lang yun over time. Nung una, isip ko lang, it's all about me. How can I improve? Uh-oh. How can I develop? Uh-oh. And then later on, it's paying it forward. How can I help others be developed? Other people. Okay. Yes. Wow. Miss Jean, isi-segue ko kasi napakaganda. Oh. Nung kay Miss Chan is parang from before pa pala because of your dad, yan na talaga yung gusto mo at kasama sa karera na ginagawa mo. Actually, ako nagulat sa'yo, Miss Jean. Nung nakita ko na nag-join ka. Kasi di ba nung nagkukwentuhan tayo ng mga una, alam ko yung mga... yung mga iniisip mo pag nagkukantuhan tayo, what made you decide to join and approach si Miss Janice that you want to be part of Toastmasters? Sasama ka lang ngayon sa question and answer. ano ba yun? Basta para may nakita ako na ganyan, tapos na-realize ko na, I'm looking for a Toastmasters club pala. So hanap-hanap akong ganyan. Tapos nag-message ako sa Facebook, tapos nirefer ako sa isa. Tapos may tumawag sa akin, as in tawag talaga, as in within that hour,
ay, yung kausap ko na sa TM Janice, as in, am I looking for a Toastmasters club? Blah, 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 blah. Hanggang gano'n sabi ko, okay, sige, tapos kento-kentuhan kami kung ano yung mga ginawa. Kasi when I was in Singapore, I was invited by an Singaporean Indian friend. So palagi niya ako ini-invite. Tapos ang gagaling nila, so parang nakakainganyo na umaten gano'n. So when I went back to the Philippines, sabi ko, hanap din ako para na ako matuto rin. So it's really, I'm really fortunate na kasama ko si TM Janice sa ano sa club, and she's there to mentor me. She's a very, very good mentor. So parang, sorry na kayo guys. Thank you, Jean. Thank you, Jean, for those kind words. Nakakaano kasi pag narinig mo siya talaga, yung parang wow. Actually, nakikinig ako sa kanya ngayon habang nagsasalita, and I can actually see how good she is. Miss Janice, gaano kakatagal from the time that you started attending Toastmaster na parang nahasa ka na? Ano kaya? Siguro mga it took me, okay, ganito na lang. I used to deliver talks, workshops for free. Okay, yun ang ano eh. I don't put value in it. The feeling ko libre lang yun, service to others. But in 2018, because of the organization, I was given opportunities to be a paid public speaker. And mind you, the value of their paying me is like a salary for 1 month salary ng isang empleyado, no? For a 1 hour talk. Sabi ko, wow. Ganun nila na na-value na nila yung aking ano, yung aking profession as a speaker. And I found myself na sabi ko, wow, this is something, no? Pwede rin pala akong mabayaran, no? Parang tumaas din yung worth tingin ko sa sarili ko. And that time, parang ang sabi ko sa sarili ko, I need to level up more. Kasi, di ba, kung yung libre nga, magaling ka na, lalo na ang expectation, kung binabayaran ka, dapat mas lalo kang magaling at mas lalo kang nakaka-connect sa audience mo. So, that's what I did. So, I really enrolled even other courses. Kasi karamihan ng mga training sa Toastmasters are for free, no? Mahilig tayo magbigay ng mga free trainings, ganyan, no? Pero, sabi ko, it's not enough. I need to invest in myself to learning. So, I would enroll in courses even outside of Toastmasters. Kasi gusto ko talagang, kumbaga, ma-enhance pa yung mga speaking skills ko, communication skills. Yun. Wow. Miss Janice, from 2014, 2018, no? So, ibig sabihin, dun sa 4 years na yun, tuloy-tuloy yung paghahasa. Speaking engagements. At saka yung paghahasa, Miss G, ng kanya. Yes, 2018, 2019. Yeah. Speaking skills niya, oo. I think one of the most fulfilling jobs that I got in 2017-2018 was I was training the unemployed youth. It's a program of the government called JobStart. And we were immersed in provinces, no? So pupunta kami sa probinsya, 10 days kami doon, araw-araw para kaming teacher, may mga estudyante kami, and we're teaching this unemployed youth confidence, goal setting, paano sila maging confident sa pagharap sa mga interviews, no, mga ganyan, being responsible, taking responsibility for their life, yung mga ganong life skills. And I find value in it. So sabi ko nga sa sarili ko, if money and time is no longer an issue for me, wala na akong mga financial obligations, this is really something that I would do for the rest of my life. I'd like to teach the youth in terms of developing that kind of life skills. Kasi, di ba, sila yung future natin, di ba, yung future generation natin. And I feel that this is a lasting impact, no? Very priceless yung feeling na makapag-contribute ka sa community mo through that medium. So, yun. And, I just remember kasi,
Yes, STM Janice. Yes, sure, sure. What okay. Is that? Kasi naalala ko kasi yung may invite kami last time na ano na friend ko. I mean, this is a very young guy. And he was saying na the environment kasi within Toastmaster is very, anong tawag doon? Parang napaka-uplifting, very supportive, ganyan yung parang nafe-feel mo na gusto ko talagang turuan ng mga tao na, you know, be a better ganito, be a better leader, be a better speaker. So parang natutuwa ko na ganun yung tingin ng isang guest namin. And I hope that he continues to, you know, to attend and be, you know, be a better Toastmaster later on. Diba? Marami pa siya pwedeng gawin because yes. of Toastmaster. And just to add, siguro, kaya rin ako tumagal sa organization because I found an integration of what I mm-hmm. am doing. Yung work ko, saka yung ginagawa ko sa Toastmaster, nakitaan ko ng value. So, mm-hmm. anong example nito? Meron kaming evaluation, no? Evaluation portion. And sa evaluation portion, di ba, gumagamit tayo ng sandwich approach na tinatawag. Kumbaga, pag meron kang gustong punahin sa isang tao, hindi mo kagad sasabihin kung ano yung mali or ano yung kailangan niya improve. Unahin mm-hmm. mo muna yung ano ba yung magandang ginagawa niya para ma-uplift muna yung spirit. Hindi dahil gusto mo mambola, but gusto mong ma-recognize yung ano yung mga magandang ginagawa niya, no? Sa speech niya, whether sa speech or whether sa ibang bagay, that's how we do it, no? And then sa gitna, doon mo na sasabihin yung mga suggestions mo or recommendations, and then sa dulo, pwede mong i-summarize or baka meron ka pang mas magandang commendations na gustong i-share. So, yun yung tinatawag natin sandwich approach. And how do I use that format or that technique in my real life? So, example, sa relationship namin mag-asawa. By the way, Toastmaster din yung asawa ko. Kaya alam niya kung ginagamit ako siya ng sandwich approach. Pag may napuno ako sa kanyang hindi maganda niyang ginagawa, so I try my best to control my emotions and gagamitan ko siya ng sandwich approach. Uh-huh. And I feel this really helped our relationship to become better. Uh-huh. So ang Toastmasters is not all about public speaking. In uh-huh. fact, yung lessons na nakukuha natin or yung mga ginagawa natin sa Toastmasters, I get to apply it in our personal life, uh-huh. our relationship, and that helps me a lot in terms of dealing with other people. Yeah, oh nga, no. Parang, may ko lang napansin yun na. So, magawa ka rin sa ibang tao. Actually, na-notice ko lang ngayon, Miss Janice and Miss Jean. Ano? Yung na-sharean ko dahil nag-rush kanina, ay nasa personal ko palang Facebook, hindi sa Ang Pinoy. Ah! Oh, ano? Kasi, ayan tuloy. So, habang nag-uusap kayo ni Miss Janice, tinitingnan ko on how I can transfer this to Ang Pinoy kasi I'm actually checking sana kung may question. So, I'm checking. Sige, usap muna kayo habang... That's okay. Chika muna tayo okay. Dito, Jean. Chika muna kayo. Oo. Ano ba yun? Natatawa ko kasi nung ano, yung for, ano, pang-evaluation time na, di ba nag-evaluate yung isang tao pagkatapos, and here goes the general evaluator evaluating the evaluator. So para bang wala kang kawala talaga, as in everyone is being evaluated kung paano magsalita, paano mag-deliver. So yun yung, I think nakakatawa siya, pero sana makita sa ma-experience sana ng ibang mga ng mga guests natin na mga yun interested para malaman din nila how it is to be joining a Toastmasters club. Yeah, I agree that Toastmasters is to be experienced, no? So hindi enough na ikwento-kwento lang natin siya, 'di ba? I think one of the best experience din ko sa Toastmasters, most of the speakers, they really share from the heart their stories. Yeah. 'Di ba? So yung mga experiences nila, mga failures nila, paano sila nakabangon sa mga hirap nila sa buhay, mga transformation stories nila, and I feel that is something that is inspiring, motivating.
And yun, so parang upon hearing that, so parang hindi tayo preachy. Oh, yun yung yun yung tinatry nating ma-inculcate sa bawat Toastmaster na pag meron kang gustong message na i-share, lagyan mo siya ng personal story. Lagyan mo siya ng mga hugot mo sa buhay. Para mas relatable. Tsaka mas madali siyang ma-share kasi alam mo yung story mo eh, di ba? So alam mo yung story mo, alam mo how it started, paano nag-continue, tapos paano siya mag-i-end. So parang if you are able to present it na impromptu na walang binabasa, na meron ka lang mga notes siguro, it's possible pala kasi nga it's your own experience. Pero you have to, syempre, sanitize na konti para hindi ka masyadong lumabas na masyadong hugot ng hugot. Yan. Tapos Miss Janice, nasabi mo kasi na meron kang isang book, di ba? Nadaanan lang natin before yan. Meron na mention mo yung book mo. What is it all about? Is it related to being a Toastmaster or sa being pagiging wealth coach mo? Okay. Dati noon, wala naman akong planong magsulat ng libro. Pero I think bago ako mag-Toastmasters pala, nag-enroll na ako sa isang book writing workshop under Brother Bo Sanchez. Tapos after paying some amount of money, walang libro na lumabas. Bakit? So siguro ang bottom line noon, Jean, is I had doubts about myself. If what I know is something na paniniwalaan ng ibang tao. Alam mo yung ganun, ma-question ka, ganun. Because I was telling more about my experience as a person, my journey. So, hindi nag-materialize yung libro na yun. Not until I became a Toastmaster. Yung sinasabi ko nga sa iyo na nakasama kong Toastmaster is a book writing coach. Upon lagi kami nagkikita, lagi kami nagkikita, 'di ba, sa Toastmasters meeting, at usually yung mga talks niya is about book writing and yung kanyang mga journey. So mas na-encourage ako na magsulat ng sarili kong libro. And fast forward from 2013, na-publish ko yung libro ko in 2019. Grabe, 6 years in the making. So it was 6 years in the making. Pero I believe in God's perfect timing. Yes, no? Yes. So I do believe in that. When that opportunity came na finally sabi ko, yes, ipapublish ko na yung libro ko. That was the time that we were having, where we pupunta kami ng Australia, family vacation. Sabi ko sa sarili ko, kailangan meron na akong libro pag lumabas ako ng bansa para pwedeng mag-picture, pwedeng mamigay ng libro and all that. But sabi ko, Lord, wala akong resources. Can you provide me the resources? Kasi self-published ang ginawa ko. No? So, di ba, alam mo naman, pag self-published, yeah, you have to shell abono. Out. Abono ka sa lahat. So what I did was to get sponsors for my book. And this kind people agreed to sponsor my book. So I was able to come up with the book. And ang ganda lang nung experience, nung journey namin. Kasi from 3 years, in 3 weeks, may libro. Wow! Ang bilis naman nun. Miss Janice, nauna ang libro 2014 ka nag-Toastmaster. Yes, but the book concept was not in 2013. Iba yung book concept na gusto ko sana ng 2013. The book concept was about couple power and I got married in 2015. So 2016 ko na-conceptualize yung book na couple power. So kaya 3 years in the making. Pero yung desire ng heart ko na maging book author, 2013 ang originating nun. And I feel when you're an author, you need to be a good communicator, di ba? Kasi how would you promote your or market your book? You need to speak and share your message for you to encourage people to buy your book. And hinanda lang ako ni Lord na kailangan magaling ka muna magsalita para pag nagkaroon ka na ng libro, bestseller na kagad. Bestseller na. May market ka na kagad. Oo. And lumebe-level up pa yon, no? So, nung pandemic,
when people were very depressed, they were binge watching over Netflix or over Korean novelas. I also did that for a while. I realized na I need to be a co-creator, meaning hindi pwedeng puro consume-consume ka lang ng content. Kailangan ikaw mismo nag-create ka ng content for you to add more value to other people. So I interviewed a lot of mothers because I'm preparing myself to become a mom. Sabi ko, the best way to learn is to know straight from mothers, di ba? So I interviewed 35 mothers for 30 days. Araw-araw, naglalabas ako ng interview. Most of them were recorded. Some were live ko. Parang ganito, di ba? So, iba yung mechanics nung interview na recorded kasi I needed to edit pa and put in some graphics, some pictures, some videos, and even mga background music. So, mas mabigat. And just to give you a background, I came from TV production. So, yung natutunan ko in the past being part of TV production, I was able to apply it. And I was enjoying the process. And after doing that project, sabi nung isang friend ko, alam mo, pwede ka na mag-produce ng libro eh. Kasi andyan na yung mga authors mo. Tapos, meron na rin bibili ng libro mo. Kasi sila rin yun. Gusto nila i-promote, pamigay sa mga ano, sa mga friends and families. Sabi ko, oh nga no. So when I offered to them the idea, they said yes to it. And so in a matter of, believe this, 2 months, we had a book. 2 months. Nung una muna e-book, tapos eventually naging printed book. I was so blessed that I was part of a community or a network na very supportive sila dun sa mga ideas ko. And siguro ang bottom line nito is it was all coming from a place of you want to help others. Because at that time, during the height of the pandemic, a lot of people were depressed and didn't know where to find a source of inspiration. And with that project, I feel na nakakontribute ako in a way using my talent as a communicator. Kasi hindi naman ako makapag-contribute sa ginagawa ng iba na, diba, they were donating a lot of money, a lot of yung mga PPEs, mga pagkain. No, hindi naman ako politician para gawin yun. So ano bang pwede kong gawin? So I did my part as a communicator. And I credited that to Toastmasters. Kasi sa Toastmasters, ang kultura natin, diba, Jean, is really want to help. We want to help others grow. I have a question, no? Kasi a Toastmaster, wild coach, tapos author ka na rin, no? Napasama lahat yun. Actually, maganda yung sinabi mo na sana yung mga authors na iba, lalo na yung mga nag-guest natin, Miss Gina, kliyente mo, as maging, makasama nyo. Pero may mga tao din na mas gusto nilang magsulat. Paano nyo sila mako-convince to join Toastmasters? Ikaw, Jean, ano sagot mo doon? Naka-mute ka, naka-mute ka. Papahula ka yata ng sinasabi. Papahula. Hindi, kasi ito yung problema ng mga writers. Kasi basically writer ako, writer-editor. So pag nagsalita na ako, it's a different thing. Yes. Kasi nanginginig ka na, alam mo yung stage fright nandun eh. Yung kala ng iba okay ka magsalita, pero hindi nila alam yung puso ka ganun-ganun. So they have, writers need to, I really encourage them to join Toastmasters kasi mas madaragdagan yung kanilang ano, yung kanilang yung skills nila, yung talent nila. They can write and then they can also share that, you know, verbally, orally sa mga tao. So they have to. I think yun yung take ko doon. Don't just stand there na thoughts mo lang yung naglalaro, sinusulat mo lang. You have to say it talaga at a certain point in time talaga kailangan mo siya i-share sa mga tao. So I think yun yung sagot mo. I want to hear kay Miss Janice. Miss Janice. Thank you for giving me some time to think about my answer. It's a very good buying time, yeah. Yeah. Ako, for me, speaking is like biking or driving. It's a skill that you can learn over time and it just needs practice. And not just any practice.
kailangan mo ng assistance, no, na magaling dun sa field na yon. So you need a mentor. A good mentor will really guide you and really provide you with helpful feedback. I think that's the way to go. And if pwede naman talaga na writer ka lang eh. Wala namang ano eh, kahit naman writer, 'di ba? Kumikita din naman ng malaki eh. Pero bakit kaya mas ini-encourage ko na ano, na magsalita? I think because yung nararamdaman, for me ah, this is what mas nararamdaman ng tao kapag sinasabi mo kaysa lang yung binabasa. I mean, when I read something in the book, I can feel naman kung saan nagagaling or ano yung nararamdaman. May emotions din doon. Pero I feel mas powerful kapag ka nagsasalita. And so, yung mga writers natin na medyo mahiyain and all that, hindi mo naman kailangan maging madaldal or in fact, sa Toastmasters, less is more. Tinuturuan natin sila na magsalita ng direct to the point within the time limit given to them. No, hindi mo kailangan akuin yung buong speaking hours ng, di ba? So kung binigyan ka lang ng 5 to 7 minutes, siguraduhin mo na within that time, nasabi mo na yung kailangan mong sabihin na message. So as a writer, kaya mong gawin yun. 5 to 7 minutes, di ba? What's that? Diba, hindi naman isang oras yung hinihingi sa'yo. And I'm sure, over time, syempre, hindi yan overnight, diba? Mm-mm. Proper guidance and support from your fellow Toastmasters or from other people, you will gain that confidence in speaking in front of people. Magkano ba? Mukhang nakukonvince na natin si Miss Jason. Thank you for that. Pero medyo ano. Ang tanong siguro ng mga iba, sina Leonard, Miss Gino. At alam ko na, Miss Leonard, hi, I know you're watching. At alam ko na marami kang ka-members na pwedeng ma-invite na Miss Janice kasi Zoom or whatever naman, di ba, yung ginagamit. Kanina nabanggit mo, Miss Janice, may fee, di ba? Six months, ano? Siguro yun din ang mga tanong ng mga tao, mahal ba? Mahal ba? Oh, Miss Janice, ba sasagot? Depende kasi, I always, di ba, cost is an issue when value is not perceived. Again, cost is an issue when value is not perceived. And whenever I talk to people after attending a Toastmasters meeting, I would ask them, how much would you pay to become a Toastmaster? And normally they would answer higher than what they are paying. Yeah. Kano ba to? 5,000 a month? 5,000 a month ba to? Mga ganyan, no. But the fee is only at $65. Magkano ba ang exchange rate ngayon? Say 50. That's the initial 50. That's the initial rate for joining, no? Kasi meron tayong tinatawag na $20 na new member fee. So kung ikaw ay talagang fresh na fresh, hindi pa Toastmaster, $20 one-time fee babayaran mo plus $45 for a 6 months membership. So, 65 all in all. Siguro mga 3,000 ba yun? 3,500? More than, oo. So, mga ganun. For a 6 months. And then, after 6 months, $45 na lang babayaran mo. One so time lang yung 20. Parang 500 per month? That's very reasonable. Reasonable. Parang ka lang nagkape sa isang mamahaling coffee shop. Diba? Bumili ka ng ilang ano na donut. Dalawang kape. Kape sa Starbucks, diba? Let go mo yung Starbucks muna. So, it's a matter of priority. So, if you really prioritize yourself in growing yourself, it's easy for you. It's a no-brainer, diba? Na mag-invest ka dito. In fact, I'm a member of 5 clubs. Grabe, no? And nagtataka nga yung ibang tao, but kailangan, because you don't really have to do it, no? So actually you just have to be a member of 1 club. Mm-mm. And you're free to visit any club.
anywhere in the world. No, hindi ka nila sisingilin ng membership fee kung magbibisit ka, no? If you want to deliver speech, okay, go ahead, just coordinate ahead. Ako lang, kaya ako maraming clubs kasi may mga clubs akong binuo. And of course, itong clubs ng mga binuo ko, mga baby ko yan, hindi ko pwedeng iwan. So I need ito to... pala. Ito pala. Team Janice, anuhin ko muna. Anong ginawa ni Miss Janice no kasagsagan ng pandemic? Bukod sa is it apart from the interviews? So sa Toastmasters. Yes, okay. Nagbuo ka na. Dalawa ba? So far, dalawa. Oo. So actually, yung club naming Setsi and Friends Marikina, originally, it started ng in-person kami nagmi-meeting. Okay? It was a 9 months journey. Parang nga talaga akong nanganak, di ba? 9 months journey namin siyang binubuo. Come March, nag-lockdown. Patay tayo. Ano natin bubuoyin tong club na to? Eh, magiging online. So, nag-online meetings kami week after week. Yung dating meeting namin na twice a month, naging weekend, maging member, ganun. And in June 2020, which is yun yung parang pinaka-cut-off kung kailan ka magbubuo ng club, nabuo namin ang Setsi and Friends Marikina. And yung inaakala namin na imposible, naging possible. In fact, we have members in Setsi as far as Isabela, in the south area, in the north area, no? So minsan akala mo ang isang bagay na dumating sa iyo ay dilubyo, yung pala it turned out to be a blessing for you. Kasi 'di ba, had it not happened, hindi natin na discover na meron pala tayong skills sa online, and then also we can attract more people dahil online na nga siya. Oo, wala nang biyahe. Ako, question ko lang, no? Kasi hindi ako familiar doon. What is it ba? Ano yung binuo mo na club? Setsi. Ano yung binuo mo na club na nabuo mo? Ah, yan. Yan. Itong club namin ni Jean is called Setsi and Friends Marikina. So, bakit siya Setsi? Hindi po sexy. Setsi. So, this is the name of the training company ng isang Toastmaster na nag-sponsor o nagsimula nitong club na to. So, parang ito sa collaboration. At that time, nung nag-serve po ako as area director, one of my responsibility was to build a club, a new club. Kasi really want to spread the value of Toastmasters to communities, to companies. So naisip ko, wala pang club na natatayo sa Marikina. Eh malapit po ako sa Marikina. Pasig ako pero malapit ako sa Marikina. So that was my goal. I want to establish a Marikina club. Tapos itong Toastmaster na to, interested din siya. So nag-collab kami. Ginamit namin yung kanyang training company as a venue para sa aming mga in-person meetings. And then later on nga, nag-transpose kami to online. So, initially, we have members in the club na empleyado niya. But eventually na hindi na rin nagtuloy. But this term, nakausap ko na si Ryan. Sabi niya, nag-commit siya na magdadala siya ulit ng mga members from his company. And yeah, so, I think, yun yung ano. And then the other club that I was able to establish naman last year, 2021, was called Rise Up Toastmasters. Ito naman, I was a member of Rise Up the 5 a.m. Club. So, meron akong community before during the pandemic na every 5 a.m., we would wake up, have a meeting, exercise, meditate, and all that. And it's like a mini community na nakadevelop na kami ng relationship sa isa't isa. And then when I hear them share their personal stories, sabi ko, kailangan mag-Toastmasters itong mga to para mas lalong may impact yung mga sinasabi nila. Mawala yung mga filler words, mga grammatical errors, mispronunciations, no? Kasi wala nag-feedback sa kanila, kaya hindi nila alam kung paano nila i-improve yung sarili. So when I pitched to them the idea of having a Toastmasters club, nagustuhan nila yung idea.
So in a matter of 1 month naman yung Rise Up, nabuo. Nabuo siya. Ganun siya kabilis, no? So mga early risers naman yung composition nitong club na to, na which is I am also part of, I'm a member of, and mini-maintain ko pa rin siya. Kaya meron akong dalawang club na to. And then yung original ko na club called Presidents, which is a 30-plus-year-old club. No, isa sa mga pinakamatagal ng clubs dito sa Pilipinas, I still continue to be a member of. Hindi ako umaalis. Because that's my home club. Doon ako lumaki, no? So hindi ko iiwan yon. I gained friends already there, so ayoko siyang iwan. Yon. So may mga iba pa akong clubs, hindi ko nasasabihin, pero probably that's my journey as a Toastmaster. I go beyond just being contained in my own club. Kasi sabi ko sa sarili ko, I'm limiting myself if I'm just in my own home club. Actually, ang current challenge ko ngayon, Jean, baka gusto mo kong samahan, is to go international. Ooh. Oo, go. Punta na tayo sa mga ibang Toastmasters club outside of the country. Outside of the Philippines. Yeah. Okay. Jason, tara! Kanya-kanyang mission. Ako ay medyo ano talaga ako, believe ako kay Janice, yung iba yung dedication mo sa Toastmasters. Hindi kasi lahat ng tao na nakilala ko na member ng Toastmasters ay ganyan ang dedication katulad ni Miss Janice, no? So ibig mo sabihin yung mga tinayo mong club, lahat yun related pa rin dito sa Toastmasters. Yes. Oo. And ano lang ha, last year ako sumama sa Toastmasters and I find that people, I mean, lahat ng mga members, they're so kind. They're so nice. Pag in-evaluate ka minsan, walang preno, pero they're so kind. As in, matututo ka talaga sa kanila na you won't feel a bit na parang ma-OP ka or ma-out of place ka. As in, talagang the first time you hear them evaluate you, tapos parang gusto mo talaga siyang ipasok sa next mo naman na presentation. So that's how nice they are. Kasama ba yun? Yung, may integrity kasi sa iyo, Toastmasters, ano, yung quality na dapat integrity ng mga... Pero may kukwento ako if you allow me, I'll be sharing to you one instance na umiyak ako after an evaluation. this Toastmaster na nag-evaluate sa akin is already a friend, no? Advanced Toastmaster na rin siya, seasoned na rin. Parang mas magaling siya sa akin. And ewan ko bakit after his evaluation I felt na hindi na-honor yung ginawa ko. So parang I felt bad. Eh dahil nag-undergo na ako ng coaching, so I have more awareness in myself, I just let it be. So umiyak lang ako, umiyak. Iniyak ko lang talaga siya, no? And sabi nga nung friend ko nung sinasabi ako siya, "Ba't kaya ako naiiyak o ba't ko kaya naramdaman 'yon?" Probably baka pagod ka lang, tapos anong nangyari pa 'yon. So parang 'yun yung naging ano. Or is it about yung mayabang na ba ako? Hindi na ba ako, kumbaga may mataas na ba ang ego ko na hindi na ako pwedeng ma-correct ng ibang Toastmaster? Kaya ganun yung naging reaction ko. And upon reflecting on my ano, I think I was just caught by surprise then na yung shinare ko kasi is something na parang na-judge ko siya na hindi niya na-appreciate yung buong project na ginawa ko. Hindi lang yung speech eh. I was not pertaining to about the speech eh, kung paano ko siya dineliver. Yung buong project, kasi sa Toastmasters, hindi lang siya basta magdi-deliver ka ng speech. Pag meron kang ginawang project, either sa work mo or sa community mo, you share the experience. And kapag in-evaluate ka ng isang, hindi naman alam kung ano yung pinagdaanan mo dun sa project na yon, tapos parang in a way kinikritik ka, parang dun ako na-hurt. Dun ako na-feel bad. Parang hindi ba enough yung ginawa ko? Parang ganun. Parang na-personal ka? Parang ganun. Oh, parang ganun yung feeling ko. Pero ang kagandahan sa amin, because we have a relationship already, I was honest enough to tell him. So hindi ko siya chinismis, hindi ko siya minarites. In fact, sinabihan ko siya, you know what?
I felt bad with what you said a while ago. And no, nag-guilty naman siya. Sabi niya, ay, sorry naman. Kasi parang, imbis sa sandwich approach, dahil alam niya ngang advanced toastmaster ako, hindi niya ako sinandwich. Diniretso ka, ganyan. Wapa! So sabi ko, I felt bad about your evaluation. Kasi na-friend bad din siya. Sabi ko, yeah, don't mind. I just want to relay this to you. Kasi, I want you to know that even a seasoned toastmaster needs a sandwich approach. Yun lang ang ano ko, kasi para ma-acknowledge pa rin yung efforts. And yun, na-acknowledge naman yan. So up to this day naman, friends pa rin naman kami ng toastmaster na yun. So it's not for the ano, toastmaster is not for the onion skin, the no, very sensitive na person. You can try. Yun. You can try. You can try. I guess kanya-kanya talagang kung saan mong gustong karera at mission. But it's actually yes. A very good one in building up yung confidence level. Ako, I encourage everyone to join Toastmasters kapag talagang gusto mong ma-build up yung confidence level. Pero Miss Jean, may tanong lang ako kay Miss Janice, no? Kasi niyayaya ka niya ng international. Oh, grabe. Yan ang ba ang susunod na gusto mong punta? Ay, nag-hang ba si Janice? Or ay, ako ba? Lang? Ako ba tinatanong mo si Miss Jean? Ikaw. Ikaw, Jan. Kasi diba? Yes. I don't in... Clubs. I don't actually intend to kasi meron tayong tinatawag na speech contest sa Toastmaster. You become the world championship of public speaking. But I don't see myself as that. To compete. My goal is to be an accredited speaker, international speaker of Toastmasters. Na kumbaga when I currently, kasi meron na ako mga programs outside of what I am currently doing sa aking main bread and butter. So, I want to level up my skill internationally by honing my skills and diba kasi iba yung way ng pagsasalita sa mga local versus yung ano eh, diba? So, yun yung gusto kong ma-enhance pa sa akin. At saka, mind you, kahit season toastmaster na ako, meron pa rin naman ako nararamdaman na kaba sa sarili ko. It's just that I know how to channel that energy into something positive. So marunong na akong i-manage yung kaba na yon para hindi siya mukhang kinakabahan. Instead, mas exciting, mas enthusiastic ka, mas energetic ka when you present. That's my goal, actually. That's why I still remain in Toastmasters International and I want to do club hopping even outside of the Philippines kasi I want to penetrate the international market to become that person na pwede rin akong mag-salita outside of the Philippines. That's my higher goal. Wow, thank you. It is possible. A few more questions. I have last two questions kay Miss Janice. Pero ikaw muna, Miss Jean. Ano sabi mo, it's possible? So, sasama ka na kay Miss Janice? It's possible kay ano kay Janice. Pero pag kinaray niya ako, basta kaya ko, gagawin ko. It's a worthwhile endeavor, actually. So, actually lang, Janice, when I started with Jaycel, no, nag-interview kami, wala talaga akong kalamalam sa mga gear. I mean, nag-interview noon noong college, pero pagdating yung online na ganito, yung virtual na ganyan, mabilis kasi ako magsalita, as in, tututututut, ganun magsalita. Pero I listen to myself, tapos tinitinok mo yung videos namin na yun. So, ano ba, hindi ko naintindihan sarili ko magsalita. So, parang, ngayon, anong tawag doon? Yung para ba, bigyan mo na konting preno, may pause ka pa, mag-pause ka para may konting emphasis, tapos mag-alam mo ng konting salita mo so that your message will come across as being understood by other people, di ba? Kasi yung tututututut ganyan. So, there's change. Under kay Jason and then most recently kay Miss Janice, kay TM Janice. So, these two ladies are so great talaga. But you are really good, Miss Jean. Hindi mo lang. Magaling ka naman, Jean. Magaling ka na, Jean.
Alam mo talagang may ratio sign. I think ano, Jaisel and Jean, I would just like to add in, one of the skills na na-develop din sa Toastmasters is not all about speaking. It's also about active listening. Oo, kasi for you to provide a good effective evaluation, you need to be a good listener. And kapag masyadong ang focus mo is yung dun sa external lang, no? Kasi being a good listener is not all about listening to the words, it's also listening then to the body language, 'di ba? Yung being very observant ka. And then at the same time, how are you going to analyze it and put it into words na sasabihin mo siya in a manner na organized siya, maiintindihan, at hindi masasaktan yung makakarinig. Di ba? yun yung challenging doon eh. Kasi nung nag-uumpisa akong Toastmaster, I was trying to evaluate. Ang binibigay sa akin mga i-evaluate ko, mga season Toastmasters na, eh di ba parang nakakahiya yun bago pala ako Toastmaster. So paano ko sila i-evaluate? So syempre nung una medyo hiya-hiya ka pa, no? Parang hindi ka sure. Hindi ka, pag nagsalita ako ng suggestions ko, parang hindi ako sure kung tama yung sinasabi ko o hindi. Parang may question of integrity or parang may question of, may doubt sa sarili. But I think that is one of the valuable skills because a lot of people, they wanna try to speak up lang and they are not really trying to be a good listener. And nowadays, this is one of the skills that is very important that we master, the art of listening, the art of knowing when to speak. And yun nga sabi ko, less is more. No, hindi mo kailangan magsalita ng marami para maintindihan ka. Ano yung maingay na yun? Actually, yun din ay tatanong ko. Pero I fully agree with Miss Janice sa lahat ng mga actually nang sinabi mo. Actually, Miss Jean, hindi pa nga ako nagbigay sa'yo ng feedback on what to improve kasi yung sinasabi nga ni Miss Janice. But my approach to is different because I want you to learn. Habang ini-invite kita, makikita mo yung learnings eh. Kasi alam ko na magaling ka actually, but may mga alam ko rin yung mga concerns mo emotionally, but ako sa'yo ay ganyan, alam mo yan. Ay, may ganun talaga. Ayun. Basta I mean the company of gorgeous ladies na nakakatulong sa personality ng bawat isa. So, hands up to you girls. At maganda yung sinabi ni Miss Janice. Totoo yun. I fully agree with you kung gaano ka-importante yung pakikinig sa lahat ng aspect. Okay. Miss Janice, I have siguro last two questions. Siguro ang isa is, paano may describe yung Toastmasters in 3 words? Feedback is a gift. I love it. And anong advice mo sa mga tao na hindi pa rin makonvince, kunwari, no? Masyadong mahiyain at hindi pa talaga nila alam kung it's time for them to, you know, speak up at saka pumunta na dito sa gitna at mag-umpisa ng i-develop yung sarili nila. I'm not the type of person na who forces people through words. I lead by example. So I'm able to convince people because they are inspired. They see the change in me. So pag nakikita nila, not only in speaking, no, even physical change, like I'm more healthy, I do exercise, I do meditation. When they see that in my social media accounts, they are inspired. So parang hindi naman kailangan lahat sabihin eh. And in fact, when you see it, you walk the talk, it's more even powerful way of convincing people. So I think you attract who you are eh. So if you're the type of person na nakita nila na, oy, very inspiring to si Janice, I don't see any pressure. Like right now, actually, we are really
into that massive campaign of helping a lot of my clubs, not only our club, a lot of our clubs in our division. Currently, we have 31 clubs in our division, and a half or three-fourths of that have problems when it comes to membership, meaning konti lang yung membership nila. But I'm not worried. I have that quiet confidence that people will come in once they see the transformation. So sabi ko nga sa mga members namin, don't rely on boosting ads. Share your story of transformation. I think that is even more powerful, and that will attract people to joining the organization. Ayaw naman natin na mag-join lang sila, magbabayad, hindi naman a-attend. Gusto natin yung mag-join sa organization namin will really fully participate because they see the value of it and they are able to connect na makikita nila na makakatulong talaga to sa kanila. So that's my encouragement, no? Check it out. Do join any Toastmasters club within the Philippines. We have 200 plus clubs. Of course, dahil kami ang nag-invite sa inyo, baka unahin nyo muna yung mga clubs namin. And once you attend, alam mo, meron ako makilala na ini-invite kong guest. Sige, mag-club hop ka sa tatlong club. Tapos pili ka kung saan ka feeling mo mas at home ka. You feel the culture is aligned to you. Then that's where you commit to join. Diba? And kung sa tingin mo na this is not the right time to become a Toastmaster, then we respect your decision. The club is always open naman eh. Hindi naman tayo yung parang, hindi, decide now or not. Hindi tayo nang bubudol ng membership. Kasi we don't want that, di ba? Kasi ultimately, this is a volunteer organization. In fact, yung time na dinidevote ko sa Toastmasters, I could have devoted it into my business para mas income generating. But why am I devoting so much time to Toastmasters? Because, friends, I have proven this time and time again. The law of reciprocity works. The more you give, the more you will receive. You just don't know how you will receive it. Diba? Ganun ang feeling ko. And that's how it works. No? So kaya kahit na mag-serve ako ng maraming dito, I know I will be taken care of sa business ko. Kasi I am serving and ultimately, I know my intentions. No? So nakikita naman ni Lord kung ano yung intentions ko eh. And kapag ka alam niya you're in the right intentions, you will be blessed surely. Exactly. Diba? Yeah, I fully agree. Miss Jean, ayan, bago natin ipapromote kay Miss Janice ang libro, di ba ba? Any more comments or you want to add something doon sa sinabi ni Miss Janice? Agree ako sa lahat ng sinabi niya. Kasi I really look up to her as a mentor. And I think, yung journey niya as a person and as a Toastmaster is something na I would really want to, also yung parang, but masarap sundan, pero I know I will carve my own, I will carve my own road using her as a guiding light somehow. Okay. So I really appreciate yung pagiging mentor ni TM Janice. And she's very, very, very supportive siya. And yun nga, sa boses niya pala pinagsasalita siya, you really can say no. You really have to learn under her. Thank you, Jean. I really appreciate this opportunity na ma-share ko yung Toastmasters. Thank you, Jason, for the opportunity. And siguro as final remarks or final message to everyone, give yourself a chance to grow and allow us to help you in Toastmasters. And if you see that this is something that is not aligned to you, then we give you the liberty to choose. And whatever you choose, honor yourself for the choices that you make. And you have a book?
that you want to promote? Asa na ba yung libro ko? Hindi ako handa. Of course, I have I'm promoting my book Tatay is My Hero. This is a series of online interviews that I did during the pandemic, and I turned it into a book. So these are 21 authors, including Brother Bo Sanchez. And we are promoting this. We have an event on June 18 to celebrate Father's Day. So we have a free webinar wherein we will be interviewing, featuring empowered fathers in action. So these are lessons learned to be a pandemic-proof daddy. Alam naman natin ang mga daddies, di ba, very resilient sila in providing for their family. And so we wanna honor them on that day. And ang kagandahan nito, this is for free, but if you purchase a copy of our book, Tatay is My Hero, you have two privileges. Number one is you get the opportunity to be part of our raffle items. Maraming mga gandang prizes from our sponsors. And then second is you get to participate and contribute to our partner beneficiary called Super Champs. So they are educating the youth in terms of yung underprivileged youth in terms of their values. So I really encourage people to be part of this event so that you can take part in this too. Two benefits. At saan nila pwedeng saan sila pwedeng bumili ng Tatay is Yeah. So I can share the link for the ordering of the book, and then also the link for the registration to the webinar. Ayan, we can add Jaisel mamaya. Kasi pala yung Jaisel Janice. Jean. So Miss Jean, ibigay mo na lang. Miss Janice, maybe request for the link para Miss Jeannie ibato mo sa akin para we can include it. So thank you so much, Miss Janice. And of course, Miss Jean, I'm so happy for you. Sa bago mo na namang tinahak as in anything. Alam niyo po, walang edad kung gusto niyo mag-grow. At ako, susuportahan at encourage ko din kayo. Mag-join kayo ng community, mag-join kayo ng Toastmasters. Kama si Miss Janice, subukan niyo yung ilang clubs at tingnan niyo kung saan kayo saan yung values niyo bagay at saan kayo po pwede. Pero ang sa akin po, walang presyo pag gusto niyo ma-improve yung sarili niyo. Thank you. Thank you so much, Marikina. Yung club nila, Marikina Toastmasters. So, Miss Jean, ibigay mo rin sa akin para ilagay natin. I have to share this to Ang Pinoy kasi nagkamali ako. So, maraming salamat, Miss Janice and Miss Jean, of course. Kahit nakasama ka na sana ni Miss Janice later on, pag sumama ka, huwag mo kami iiwan. Paglalakwatsa pa rin tayo para mangumusta sa ating mga kababayan. Mga kababayan, thank you so much. Yung background ko po sa likod, it's actually Arcas Yard in Baguio. Our vlog about Baguio is set up on our channel, Ang Pinoy Channel. Please do subscribe. Tulungan niyo po kami. Please also visit our portal is www.angpinoy.net. And of course, ulit, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa amin, Ang Pinoy Channel sa YouTube. Tumuli! Kasama ko ang fresh na fresh. Hindi ko nabanggit kanina yung laging fresh na fresh na si Miss Jean. Thank you again, Miss Janice. And mga kababayan, we'll see you hopefully on Saturday at 8 o'clock for Kumusta Kayo? Thank you and good night. Night!